Welcome back to my YouTube channel. This is Nur Hasnagin. Kumusta po kayong lahat? I hope you are all okay. So, for today's video, nakita nyo naman sa ating title, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa kape. No more, no less, it's about coffee. It's about that because lately, I was very curious and confused and becoming scared that kasi marami akong naiinom na kape sa isang araw. Sometimes 3 to 4 cups ako in one day. Kaya sabi nila hindi daw maganda yung pag marami kang naiinom ng kape. So I went through online, I go to Google and search kung ano yung mga advantage and disadvantage ng coffee. So I just wanna share it with all of you guys kung ano yung nalaman ko, kung ano yung na-search ko to Google. So let's go! Guys, I will share to all of you the 7 benefits of drinking coffee. Ito yung nakita ko online. So, ang pinaka-first dun ay ito daw ay nakakatagtag ng energy level mo at saka nakakawala siya ng pagod. So, perfecto para sa ating mga OFW at sa mga tao na nagtatrabaho out there sa mga laging busy, yung mga nagigising ng maaga. Nakakatagtag siya ng energy level mo kasi nga dahil sa stimulant na meron dito, which is caffeine. So, this is like a wake-up drink that when you wake up in the morning, have a cup of coffee, parang ang ganda na ng araw mo. That's me. Kasi sa umaga, kailangan I drink my coffee para mag-boost talaga yung energy ko. Parang yung, alam mo yun, maging malakas ka. So, pangalawa guys, ito ay sumusunog ng taba. So, kung yung kayo, yung mga gustong magre-reduce ng weight nyo, yung mga gustong magpa-slim, drink coffee, guys. It's one of your one step for you to lose weight. Alam ba ninyo na kadalasan, ang caffeine ay laging nakikita sa mga sangkap ng mga fat-burning supplements. Kasi dahil sa caffeine, nakaka-ano siya talaga, sumusunog ng taba. So, pangatlo, guys, meron din siyang essential nutrients. Maraming nag-aakala na ang coffee ay isa lang mapait at itim na inumin. Pero hindi nila alam na marami din itong vitamins. Katulad ng vitamin B2, vitamin B5, pantothenic acid, magnesium, and potassium. So, parang umiinom ka din ng vitamins. So, pang-apat guys, ito ay pampababa ng tsansa na magkaroon ka ng type 2 diabetes. Alam naman natin, worldwide, in the whole world, in the whole universe, that isa ito sa pinakamalaking problema sa mga tao na yung type 2 diabetes. Which is sa ngayon na apektado ang 300 million katao worldwide ng type 2 diabetes. Now, according to their studies, that ang mga coffee drinkers ay mababa ang chance na makaka-develop ng type 2 diabetes. Dahil sa taglay nitong sangkap. So next, panglima guys, ito ay pang-kontra sa Alzheimer's disease and dementia. So maganda din pala itong kape, maraming din pala itong protection para sa atin. Para man, wala pa naman natatagpuan na gamot para sa Alzheimer's disease. Pero mainam na daw ang pang-kontra ay pag-inom ng kape. At syempre, kakain ng mga masustansyang pagkain at healthy lifestyle. Para lang talaga ma-avoid natin yung mga sakit-sakit, kailangan talaga eat healthy. So, pang-anim guys, ito ay may protective effects sa liver. So, ayon sa pag-aaral, ang pag-inom ng kape ng 4 cups or more in a day, it reduces 80% for us para magkasakit sa atay. So, maganda to para hindi tayo magkasakit sa atay, inom tayo ng kape ng 3 or 4 times in a day. So, me usually, I'm drinking coffee 3 cups a day. Ganun ako kalakas mong coffee, guys. So, last guys, ito daw ay pampasaya at pangunta sa depression. Maganda din pala siya. Kaya pala, every morning, when I drink my coffee, when I start my day with coffee, it makes me happy already. It is really, really true, guys. So, bakit click ang mga coffee shops at bakit tinadayo ito kahit mahal? Kasi ang pag-inom ng isang cup ng coffee in a day,
nakakabawas ng depression, nakakabawa ng depression, at ito ay nakakapagpapasaya sa mga tao. So guys, yun ang mga 7 benefits that we can get from drinking coffee. So guys, that's all the 7 benefits of drinking coffee. Okay naman pala siya. So 3 or 4 cups of coffee in a day, okay naman. Pero wag naman sobra-sobra guys. Kasi everything is too much is not good. So sa lahat ng mga ginagawa natin, sa lahat ng mga iniinom at kinakain natin, wag naman po sobra-sobra. Pero all these years na akala ko, ang pag-inom ng maraming kape ay nagbibigay ng hindi maganda sa ating katawan. Pero it turns out na meron naman pala siyang magandang benefits para sa ating katawan. So guys, shoutout sa mga coffee lovers out there. Okay naman pala pag umiinom tayo ng maraming kape. So guys, that's all that I wanna share with all of you. I hope you guys enjoy and learn something from it. Thank you for watching and don't forget to subscribe to my YouTube channel pag hindi pa kayo naka-subscribe and click that bell button para ma-notify kayo sa mga latest vlog. Thank you guys. See you next time.